yun. Alright. Coke muna. Sobrang init. Welcome. Welcome back sa channel ko. And welcome if you are new. Dito tayo sa shop para bigyan ko kayo ng new update tungkol sa project car natin. Tensya na kung medyo madalang ang pag-upload natin ng mga vlogs dahil medyo busy sa shop. Kita nyo, tignan nyo. Oh, diba? Walang customer. De, busy ako lately dahil may nagpintura tayo. Ayan o. Pinturahan natin yung bumper at yung window visors ni Utol. Makita ko sa inyo kung anong mga nangyari this past week. After nung huli nating vlog, medyo konti lang yung nagawa natin. Pero pabawas na nung pabawas, syempre. Slowly getting there, ika nga. Remember yung pinabricate naming rear shock mounts? Na-install na siya, kaya okay na. Okay naman, na-align yung differential. Maganda yung pagkakalapat. So, ito siya. Yun! Buha. So, naka-tack weld siya. Pinuno na natin para siguradong matibay. Ngayon doon sa taas. Itong loob nito, prone sa rust yan. Kasi may weld yan eh. So, ginawa natin, in-undercoat natin yung loob. Pinturahan ko na rin ng zinc chromate. Grabe, kapit itong zinc chromate pala, oh. Kahit kaskasin mo ng kuko, hindi matatanggal. Para iwas kalawang. So ito, na-repair na rin itong area na to. Dati butas yan. Malinis yan, pati yan, oh. Fabricated din to. Yan, bubutasan yan para lagyan ng rubber cover dito. Liner yata tawag dyan. Ito tayo sa kabila. Ay, ito rin pala. Last week, nilinis na natin yung bulkhead ba tawag dito? O firewall? Okay na siya. Guys, hindi ito flat black na pintura. Ano yan? Undercoating spray, which is paintable. So, iba body color ko rin to, pero pininturahan ko muna ng undercoating spray para sealed siya. Kasi prone din sa kalawang to. Kita niyo to, mga weld marks na to. Yan yung mga ni-repair namin. Yan yung mga pinalitan na panels. Ibig sabihin, puro kalawang yan dati. Ngayon, okay na siya. Hindi nakakalawangin yan. Sealed na yan. Pati itong loob. Ito pinaka-importante, guys. Ang daming naka-box na okay yung body, pero dito butas. Kasi bagsakan ng tubig at dumihan. So, maybe you're wondering, pagtagulan, nababasa yung carpet nyo. Isa lang ang ibig sabihin yan. Yung tubig, syempre, pupunta rito. Dumadaloy dito. Ito probably, most probably, puro kalawang. Pag yan kinalawa, supposedly, dito ang labas niya. Pero yung iba, nabubulok na yan. Kaya, tumutuloy yung tubig dito sa ilalim. Ito yung dito tayo nag-concentrate sa waterproofing nito para naman tumagal-tagal ng ilang taon na walang tagas. Engine bay, hindi ko pa rin na pipinturahan pero wala nang gagalawin dyan. Pintura na lang. Primer tsaka paint. Baho dito. Parang may patay na daga. Guys, meron nga pala akong extrang headers ng 4G32 or 4G33. Ano siya? 4-2-1. 4 2
two, and then one. Comment nyo lang kung gusto nyong bilhin. For sale siya kung may bibili. Pero kung walang bibili, hindi siya for sale. Okay, sa kabila. Yan. Oo ka. Ang ganda, hindi ba? Wow. Pipinturahan ulit natin ito ng primer. Synchromate primer. Iba yan, oh. Kapal. Okay na siya. Oh. Ano yung gano'ng kalimit yan? Importante din. Matrabaho in the long run naman. Ako, ikaw rin makikinabang kasi hindi ka agad-agad kakaluwangin. And this week, ito naman ang ginagawa. Ito, bulok. Ni-repair na to nung previous owner pero ang sama ng pagka-repair. Tapos sa ilalim, kita nyo. Bulok. Itong kabila na gawa na. Ayan. Pati sa ilalim. Tapos ito, itong pinaka-plate ng mounting ng hinge ng trunk cover. Fabricated din. Nag-fabricate tayo. Ganito yung itsura niya. Ayan. Galawang na kasi. Ito rin galawang na papalitan niya. Nag-fabricate ng bago. Para alright, hindi ba? gagawin ko ngayon, ito na, naka-prepare na. Itong buong flooring, yan, simula dyan hanggang dito, yan. Lilihain natin para kuminis, para maganda yung latag ng primer. Linis mabuti, pati yung mga pillars. Saka ito, dito. Pati dito. Lilihain natin. Yun pa lang ang update natin sa box natin ngayon. By the way, marami akong, hindi naman madami. Meron akong mga contact points dito na extra. So, kung sinong may gusto, comment lang kayo. Papa-LBC natin sa inyo. Yun nga lang, sagot nyo shipping, syempre. kesa naman nakatiwangwang lang dito sa shop. Willing akong i-giveaway. Mga nangangailangan lang, ha? Mag-comment lang kayo. O kaya i-PM nyo ako, Bong Guevara, sa Messenger. Para kahit pa paano eh, makatulong tayo sa mga nangangailangan na mga naka-box. Okay? So, samahan nyo ako, guys. Samahan nyo ako magliha. Alright! Wala akong katulong ngayon dahil ayaw nila akong tulungan. Kasi mahirap daw. Okay lang. Project ko to eh. Alright. Not alright actually. Yan yung after 10 minutes or so ng pagliliha. Nangyari. Bali wala. Hirap. Hirap lihain. So, mahirap i-dry sand. So, ang gagawin natin ay wet sand. Kasi halong libag tsaka debris, kalawang, at kung ano-ano pa, kulangot. So, i-wet sand natin para nahuhugasan na rin siya at the same time. So, habang nagliliha tayo, nalilinis na rin natin yung mga singit-singit. Tutuyuin na lang natin kagad para hindi magkalawang. Bulaga, nyeta, ngayon ko pa nawalan ng ilaw. Ay, nari, ano nagawa ko sa iyo? So, walang kuryente, walang electric fan. Nagwa-water-water tayo ngayon dito. Ay, Diyos ko, pakainit pa naman. Buisit!
guys. Ah, okay na itong pangalawa. Ito, tsaka ito. Now remember guys, nililihan natin siya hindi para gawing pantay ang kulay or whatever. Nililihan natin siya para malinis, makinis. Mapakinis natin ng konti. Dahil marami siyang surface contaminants like dirt, alikabok, etc. etc. So, nilinis natin siya, niliha, para may pagkapitan yung primer na ipapatong natin. Mga fresh metal, gaya nito, fresh metal yan kasi nirepair yung dati. Ito, lalagyan natin ng zinc chromate primer, yung kulay green. Kailangan talaga lagyan ng ganung coating yung mga fresh metal. Yung mga dati na metal like this one, yung mga red part, original na coating yan from Casa, from Mitsubishi. So hindi ko na tutuklapin yan dahil garantisadong matibay yan. Pag natakpan na natin to ng zinc chromate, tatakpan na natin buo ng primer. Okay? One eternity later. All right, guys. Whew. Pagod. Siguro makikita nyo sa time-lapse, mga 20, 25 seconds lang yung ginawa ko. Pero in real time, nasa mga 20 minutes siguro ako nagliha kada panel. Ito na siya. Malinis na. O papatuyin natin mabuti. At kung may oras pa, we will go ahead with the painting. Kailangan tuyong-tuyo yan, lalo na yung mga singit-singit. So, ang gagawin natin, bubugahan natin ng compressed air para siguradong nes mali. Mahalaga, makinis. Wala na yung mga nakadikit na contaminants. Kasi pag hindi tinanggal yon, pag pinitura mo, magpipeel off lang yung ipipintura mo. Dahil nga mahina yung kapit ng pintura. Alright guys, kapagod. Grabe init. Alam ko ba tag-ulan na? Anyways, tinen! Pwede. Yan ang nagawa natin ngayon. Papatuyuin natin mabuti yan bago mapatungan natin ng primer. Pati sa kabila. Tinga. Ito dati ko na ito nagawa. Hirap nang nag-iisa sa project. Pero okay lang yan. Ginusto ko to eh. Yan, yung kabila. Ito yung takip. Para doon. Pero yan. Hindi ko alam kung para sa inyo bakit may takip dyan. Pero original, ganyan eh. So, bukas, pag maganda panahon, bubugahan na natin ng primer. Bubuhin na natin yung flooring. At least, kahit paano eh, nababawasan na yung mga dapat natin gawin. Lumalapit-lapit na tayo sa katotohanan na matatapos natin yung project car. So, magto 2 years na to sa October. Target ko is by the end of the year, tapos na rin to. Okay? So, sana makapag-inspire ako ng mga gustong mag-project car dyan. Pareho lang po tayo na along the way nag-aaral ng mga iba-ibang bagay kung ano pwede matutunan natin. So, hindi po ako professional. Lahat po ito is self-taught. Pag gusto, madaling matuto. Okay, so like na lang po, comment, and subscribe sa channel ko. Sa lahat po ng mga hindi pa nagsasubscribe dyan, mag-subscribe na po. Okay? So, I'll see you, I guess, tomorrow. Para matapos na itong saing natin. Alright? I'll see you guys. Bye! Alright! Okay guys, pauwi na ako galing sa shop. Pero, hindi natin makakalimutan ang shout out time.
So mag-shoutout muna tayo sa mga followers natin na walang sawang nagtsatsaga sa ating mga palabas sa ating mga videos. Okay, sisimula tayo kay Mr. John Doe. Napakaganda ng kanyang message nung napanood niya yung video natin tungkol sa box type ko after 600 days of restoration. So, thank you Mr. John Doe, and more power to you also. Next, kay Mr. Lee Marvin Soriano. Boss, thank you sa pag-subaybay mo sa mga videos natin. Ito ulit, meron tayong bagong video. Okay? Ingat. Susunod, yung pinakamalupit na staff ko, dati. Napaka-liksing kumilos. Napakagaling maglinis ng sasakyan. Si Mr. CJ Estares. Si Mr. Pogi ng Ilwas. CJ, gusto mo lang bumalik sa shop. Sideline. Welcome ka anytime. Susunod, si Mr. Marlon Villacorte, all the way from KSA. Ano ba yung KSA? I think Kingdom of Saudi Arabia. Boss, mga kapwa nating OFW dyan, kamusta kayong lahat dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat lang palagi. Thank you. Susunod, si Mr. Big Daddy, si Bernie Mac. Pare, I miss you. Pasyal ka naman dito sa Subic. Masyado na malamig dyan sa Baguio. Baba ka na dito. Alright? Susunod, si Eldimar Tirep Estioso. Nagtanong si Eldimar tungkol sa conversion ng strat. Sabi ko yata sa kanya, nasa plano na yon. Figure out ko pa kung paano mag-convert ng strats, ng coilover sa likod. Okay? Mr. Eldimar, thank you sa pag-suporta mo sa channel ko. Ingat. Susunod, si Mr. Victor Anthony Neri. I'm not sure kung ito ba yung artista na si Victor Neri, pero thank you. Napakaganda rin ng sinabi mo tungkol sa video ko. And sana nandyan pa rin kayo sa pagdumating ng araw na tapos na yung project natin. Thank you, Mr. Victor Anthony Neri. And last but not the least, si Mr. Charles Fiestan. Nag-message siya, pinsan daw siya ng barkada kong si Dexter Roque. Charles and Dexter, kamusta kayo dyan? Sana makapasyal kayo dito sa Subic. Dex, dalhin mo yung Evo mo ha. Makasakay naman ako sa Evo. Alright, so thank you very much sa lahat ng nanonood. And kung may iba pa ako na miss na nagpapa-shoutout, sa susunod na video na lang po. Okay?